Mga minamahal kong manonood, nais kong humiling ng inyong pangunawa at pasensya habang patuloy akong nagpapagaling mula sa sakit at matinding sakit sa lalamunan. Mangyaring unawain ninyo na sa ngayon, pansamantala po ang aking mga videos ay voice-over lamang, upang hindi masyadong madelay ang mga divine messages na dapat ninyong marinig. Ngunit mananatili ang puso, kalidad at sinseridad sa lahat ng aking mga videos. Ang magbabago lamang ay ang boses, ngunit pansamantala lamang po ito. Bigyan niyo pa po sana ako ng konting panahon na bumalik ang boses ko at makapagsalita na po ako ulit ng maayos, sa tulong at milagro ng Diyos. Taos puso kong pinasasalamatan ang inyong walang sawang suporta. Sana'y maunawaan ninyo at magpatuloy sa pagtangkilik hanggang sa tuluyan po akong gumaling. Maraming salamat muli, at naway patuloy kayong mag-ingat at magdasal. Salamat at mahal ko kayong lahat. Hi F888. Hi Leo, kumusta po? Sana ayos lang po kayo dyan. Ito po ang inyong Money April 2024 prediction o mga divine messages, tungkol sa pera, career, negosyo o creative projects, may trabaho ka man o wala pa sa ngayon. Para po ito sa lahat ng Leo, ano man ang gender o edad po ninyo, kasama pa rin po ang ating mga seniors, 60 o 70 plus at ang mga LGBTQIA+. Pentacles card, respect. Incubation card, isolation. Shadow card, scrying mirror. Unahin na po natin itong card ng Pentacles, respect. Ang mensahe po sa inyo ng card na ito ay sumasagisag sa pagpapahalaga sa iyong sarili at sa mga bagay na pinaghirapan mo, lalong-lalo na po ang pera, dahil ang Pentacles po ay pera, gold coin, resources, blessings, sign ng abundance o prosperity na darating po sa inyo ngayong April. Ito ay tanda ng paggalang sa iyong sarili, sa pera at sa iba, at ang importansya ng integridad at dedikasyon sa iyong mga gawain at pagkilala sa pera sa positibong aspeto. Umpisahan niyo na pong alisin ang mali at negatibong pagkakakilala niyo po sa pera na hindi pinupulot ang pera, mahirap hanapin ang pera, hindi nahuhulog sa puno ang pera, hindi ka nagpupupo ng pera, money is evil at marami pa pong negative thoughts o self-limiting thoughts. Ito naman pong card ng incubation, pag-iisa, pag-iwas sa mga toxic o evil-minded people, energy vampire, narcissist, o tuluyang paglayo sa kanila o sa toxic na sitwasyon. Ito ay nagpapahiwatig ng panahon ng pag-iisa at pananahimik, kung saan maaari mong mas palakasin pa ang iyong lakas o ang divine energy mo, at maliwanag na kaisipan, o positive mindset. Sa panahon ng pag-iisa, maaari mong madiskubre ang iyong sarili at ang iyong tunay na layunin sa buhay, napakarami mong layunin, pero ngayong April ay mas magiging malinaw sa iyo ang mga bagay na dapat mas binibigyan mo ng importansya o pina-prioritize mo. At ito naman pong card ng shadow, scrying mirror. Ito ay nagpapahiwatig ng pagtingin sa iyong sarili at sa mga bagay sa isang mas malalim na antas. Sa pamamagitan ng pagtingin sa iyong mga lihim na takot at pangamba, maaari mong makamtan ang kahulugan at kalayaan. Maaari ding sign ito o pangitain na may tao o mga taong gumagawa sa inyo ng money blockages, evil eye, hex o evil spell para hindi ka umasenso, o para hindi mo nagawin ang mga goals mo at manatili kang nahihirapan sa pera. Sa kasalukuyan, ikaw ay nakakaranas ng panahon ng pag-iisa, ngunit huwag kang mag-alala dahil ito ay isang regalo mula sa Diyos. Ang pag-iisang ito, incubation o isolation na para kang nasa cocoon stage ng buhay mo, o para kang nasa loob ng isang malaking bubble ay nagbibigay sa iyo ng proteksyon laban sa lahat ng mga hadlang sa pera, sumpa ng pera, matatalim na mga mata o evil eye kahit hindi mo kakilala, inggit ng mga taong nasa paligid mo, family members o sa social media, at mga masasamang hangarin ng ibang tao kahit ng mga kasama mo sa trabaho o kahit hindi mo kilala o nakasalubong mo lang. Ang Diyos o ang Divine Source ay nagbibigay ng proteksyon sa iyong pera, career, trabaho, negosyo, o mga creative projects o online platforms lalo na sa mga content creators o social media influencers na nanonood po dito. Ngunit tandaan, ang pag-iisang ito ay pansamantala lang po iyan mga ating mga dud. Ang Divine Universe ay magbibigay sa iyo ng kasaganaan at maraming pera, large sums of money, infinite abundance dahil pag ang Divine Universe nagbigay sa iyo sobra-sobra hindi sakto lang, o magagandang trabaho naman sa ilan na talagang tataas ang self-esteem mo dahil career-wise at money-wise talagang may increase o promotion. Wow! Congrats Leo!
Kailangan mo lang magtiwala at manatiling bukas sa mga pagkakataon na darating. Maaari mong palakasin ang iyong paniniwala sa sarili at sa kapangyarihan ng Divine Universe at ng mga Divine Beings, Celestial Beings at ng mga Arkanghel, sa pamamagitan ng mga money mantrang ito. Dahil sa malakas na pagtitiwala at positibong pananaw mo, makakamtan mo ang tagumpay at kasaganaan sa iyong buhay o material success, windfall of money, dito sa physical realm o planet Earth. Huwag mawalan ng pag-asa, sapagkat ang mga pagsubok ay nagbibigay daan lamang sa mas mabuting kinabukasan. I attract wealth and abundance effortlessly into my life. Money flows to me easily and abundantly. I release all fears and doubts about money and embrace financial freedom. Money affirmations. I am deserving of all the wealth and prosperity that comes my way. Every dollar I spend comes back to me multiplied. I am a magnet for financial success and opportunities. Ulit-ulitin niyo lang po iyang mga mantras and affirmations araw-araw o gumawa din po kayo ng customized niyo po na mga money mantras at affirmations, siguradong mas mare-reinforce pa ang positive mindset niyo sa money and abundance. Trust in the process, stay open to opportunities, and watch as prosperity flows into your life effortlessly. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng iyong kumpiyansa at positibong pananaw sa pera, patuloy kang dadalhin ng Divine Universe sa landas ng kasaganaan at tagumpay. Huwag kalimutang magpasalamat at magtiwala sa proseso, sapagkat ikaw ay talagang magbibigay daan sa mga biyaya ng buhay na matagal mo na rin inaasam o mina-manifest. Please comment amen po o kahit amen emoji po, maraming salamat. Magpatuloy ka lang ating, Dud, sa pagtatrabaho ng mabuti at manatiling optimistic, na may pananalig na may magandang pagbabago sa hinaharap, sa ilan maaaring pang 5 o 9 months nyo na po nahihirapan sa pera, trabaho, negosyo, proyekto o online platforms, kaya kung ito na pong April ang estimated nyo po na pang 5 o pang 9 months nyo na po na struggle sa pera o kabuhayan, nako, huwag ka na malumbay dahil ngayong April tiyak na may malaking surprises sa iyo ang Divine Source. Look for a sign card. Within the next few months card. Wait card. Ang look for a sign card ay maaaring signal mula sa Divine Beings na nangangahulugan na marahil ay nalilito ka, may mental fog, o hindi ka tiyak sa kalagayan mo ngayon sa pera o career. Ito ay pwedeng paalala na maging maingat sa mga tanda at senyales mula sa Divine Universe na naghahatid sa iyo patungo sa mga solusyon at oportunidad. Magtiwala sa iyong intuition para makita mo ang mga signs o synchronicity at kumilos ayon dito. Ito naman pong card na within the next few months ay nagpapahiwatig na maaring unti-unti nang magbabago ang iyong kalagayan sa pera. Ito ay naguudyok sa pagtitiyaga at persistence habang hinaharap mo ang iyong mga hadlang o hinahanapan ng solusyon. Magpatuloy ka lang ating, Dud, sa pagtatrabaho ng mabuti at manatiling optimistic, na may pananalig na may magandang pagbabago sa hinaharap. At ito naman pong card na wait o senyales ng mga delays sa pera o opportunities ay nagre-rekomende na magpakahinahon ka muna at huwag gumawa ng mga mabilis na desisyon ngayong April ukol sa iyong mga pinansyal. Minsan po kasi, ang paghihintay para sa tamang sandali, divine timing o tamang-tama na pagkakataon ay mahalaga sa pagtawid ng mga hadlang at pagkamit ng pangmatagalang tagumpay o long-term goals. Kaya imbes na magreklamo, pwede mong ipagpasalamat sa divine highest white light ang delays na nararanasan mo dahil kung hindi dahil sa delays hindi ka lalakas, o mas magiging persigido sa buhay, gamitin mo itong motivation at isipin mong matinding protection mo ito para pag dumating na yung success mo wala na talagang atrasan at wala na ring makakasira nito. Kung anuman rason ng divine source kung bakit nilagyan niya ng delays ang career path mo o pera, isipin mo na lang na napakaganda ng rason na iyon at para sa kaligtasan at ikabubuti mo. Sa mga hadlang na ito sa pera, mahalaga na lumapit sa Diyos para sa gabay at suporta. Ibigay mo ang iyong mga alalahanin at pangamba sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, at tiwala na bibigyan Kanya ng lakas at linaw ng pag-iisip na kailangan mo upang harapin ang anumang mga hamon. Tandaan, ang mga himala ay maaring mangyari, at ang kasaganaan ay halos abot kamay mo na. Patuloy na manampalataya sa kapangyarihan higher power at ng pagmamanifest at manatiling bukas sa pagtanggap ng mga pagpapala sa hindi inaasahang paraan. Ang iyong pagtitiyaga at pananampalataya ang magdadala sa iyo sa kasaganaan at tagumpay. Kaya sa lahat ng aking mga manunood, tandaan na kahit sa harap ng mga hadlang sa pera, mayroong palaging pag-asa.
Patuloy na maniwala sa mga himala, maging matyaga sa iyong mga pagsisikap, at magtiwala sa pangmaramihang gabay ng Diyos. Naway ang kasaganaan at swerte sa pera ay magpatuloy sa pagmanifest sa inyong buhay, na nagdadala sa inyo ng tagumpay at kasiyahan. Ito pong Five of Wands ay senyales na may mga problema pa rin sa pera o trabaho o sa loob ng bahay, pero huwag kang mag-alala dahil ang number 5 ay pagbabago. Kung anumang chaos o problema yan ngayong April, yan ang magkakaroon ng positive changes. Wow! Minsan lang po ito. Bihirang-bihira na lumabas ng sabay ang Ace of Coins at Ace of Wands. Napakagandang sign ito mga ating, mga dud, na doble ang saya, doble ang blessings na darating sa iyo ngayong April. Sabay-sabay na magkakaroon ng solusyon o maaayos ang mga problema mo sa pera o trabaho o sa family members na may issue sa pera. Wow! Hindi ito nagkataon lang na parehong 1 ito, 1-1 ay 11, maaaring makakita rin kayo ng 1-1-1 or 11-11, napakagandang sign yan mula sa Divine Universe na nabuksan mo na ang Abundance Portal, kaya chillax ka lang at hayaan mong padalhan ka ng Divine Source ng napakaraming blessings at miracles. Huwag kang magduda, galing yan sa Divine Highest White Light. Kung napakaraming pera niyan ngayong April, huwag kang mag-isip ng negative na baka galing ito sa kadiliman kasi too good to be true. Alisin mo ang self-limiting thoughts dahil ang Divine Universe ay napaka-generous. Humingi ka ng abundance o maraming pera o magagandang opportunities, kaya ngayong nariyan na sa harap mo, huwag mo na pagdudahan. Thank you God na lang sabihin mo o maging grateful ka sa Divine Universe, at magugulat ka sa mas malalaki pang biyaya ang darating at kakatok sa pinto mo.